me a while to finally take actions on this issue, but now I am no longer afraid and I shouldn't be the one living in fear. I was raped and deceived by the same person who also raped Kuya Gerald. Iyan ang mensahe ng singer na si Enzo Almario sa kanyang Facebook post ngayong September 12, 2024, Huwebes ng hapon, kalakip ang video ng announcement ni Gerald Santos sa isa pa umanong biktima ng musical director na si Danny Tan. Si Tan ang inakusahan ni Gerald na gumahasa umano sa kanya sa edad na 15 noong 2005. Naunang nag-post si Gerald ng video sa kanyang YouTube channel. Pahayag ni Gerald, nagulat po ako nung ako po'y lumabas sa Senado, nag-message po siya sa akin at siya po ay mas bata pa sa akin, guys. Magkakasama kami noon sa GMA at siya po ay miyembro ng Sugar Pop na minamanage nitong si Danny Tan. Ayon sa Wikipedia, ang Sugar Pop ay binuo ng musical director at vocal arranger na si Danny Tan noong 2006. Ang members nito ay sila Julian San Jose, Vanessa Ragadol, Renzo Enzo Almario, Pocholo Cholo Bismonte at Rita Iringan na ngayon ay Rita Daniela na. Nag-perform sila sa SOP Rules. Pagpapatuloy ni Gerald at dahil may mga friend din daw siya na apparently na abuso tapos nung lumabas itong kay Sandro Mulak and nung lumabas din po ako. Parang nagkaroon daw po sa kanya ng sign si Lord ng green light na siya ay lumantad na din. Dahil hindi na rin po makayanan ng kanyang konsensya na parang hahayaan niya na lang ba itong mga nangyayaring ganito. Nagpasalamat si Gerald sa paglantad ni Enzo at pagbibigay ng testimony sa pang-aabuso. Grabe po, yung kanya po nangyari noong 2008 and he was only 12 years old, guys. Bulala si Gerald. 12 years old, grabe. At nakausap ko rin po mismo yung kanyang tatay. Nag-message din po sa akin ng kusa nung ako po ay lumabas sa Senado. May iba pa daw po na mga biktima ng mga bata itong si Danny Tan. Hindi ko po ma-explain yung mararamdaman ko. Hindi ko po halo-halo yung aking nararamdaman na galit, sakit, nadlurog po ang aking puso. Lalo na po nung kinuwento sa akin yung ginawa po sa kanya. Hindi na rin po niya makayanan eh. Kasi parang hindi po dapat maging normal lamang ito. Hindi dapat maging normal na parang pag inabuso ka, hahayaan mo na lang. Grabe po. 12 taong gulang gagawan mo ng ganitong klaseng bagay, pag-iling-iling ni Gerald. Maya-maya ay pinakita ang video kung saan napapagitnaan si Renzo Almario ni na Attorney B-Boy Malaya at Gerald Santos. Si Attorney Malaya ang abogadong ibinigay ni Senator Jinggoy Estrada kay Gerald. Sabi ni Gerald, "Renzo, I'm really thankful na, thankful ako sa iyo na kumbaga, lumabas ka finally. You know, it took some time bago lumabas si Renzo." Dahil syempre, hindi po talaga biro iyong pinagdaanan niya rin po. Sa kanya nga po, multiple times. Ang dami po. At ngayon, lumabas na si Enzo. And he will help me para sa possible na case na ipa-file po namin sa tulong po ni Attorney B-Boy Malaya. Nandito po kami sa kanyang opisina. Pahayag ni Enzo habang nakahalukip-kip, "I'm super thankful kay Kuya Gerald for having this courage na mag-talk about this. And nagkaroon kasi ako ng lakas din ng loob para i-share din yung experience ko, yung madilim na experience na ito. Para din matuldukan na yung trauma na na-experience natin. So kaya maraming salamat Kuya Gerald and Attorney for this."